Okay, mag-start na po tayo. Magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi. Saan sulo ka man po ngayon ng mundo, magandang tanghali po sa ating lahat. Sa mga guests po nandito, welcome po sa International Marketing Group Financial Literacy and Investment Seminar. Ang pag-usapan po natin ay The Secret to Saving and Building Your Future, Taking Control of Your Money. Bago po ako magsimula, humingi muna tayo ng blessing kay Lord, ang prayer ni Brother Bo Sanchez, the true millionaire's prayer. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, Amen. Sabayan niyo po ako. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing, Lord. I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. Commit myself to serve you and to serve the poor with my work. Today, I open myself to abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Okay, bago po ako magsimula, ipakilala ko po muna sa inyo ang aking sarili. Ako po si Janilyn Pilot Aguilar, Senior Marketing Director, a trainer and financial educator ng Truly Rich Maker dito sa International Marketing Group or IMG. Isa po akong OFW since 2016 until now. Isa po akong house manager dito. Ang tawag po nila sa amin ay house manager lang kami. So, ngayong oras na ito, isishare ko po sa inyo kung ano po yung natutunan ko, ano po ba yung naitulong sa akin ni IMG. So, ito po yung aking mga contact details na nakikita nyo ngayon sa screen, ang aking Yahoo email account at aking Facebook. Pwede nyo po akong i-add yan. Usap po tayo sa Messenger din. Yan po ang ating contact number. Okay, sa IMG po ay mayroong kaming campaign na makipag-educate ng 30 million by 2030. So, kayo po na mga guests na andito, huwag po kayong magtaka kung yung mga nag-invite sa iyo, hingin sa inyo yung ano nyo, contact number, email address, account, or full name. Ano po, para lang po maisama namin kayo na na-educate namin. So, maipasok namin kayo sa counter na ito. Wala naman po itong bayad, wala din pong commitment. Kumbaga, gusto lang namin mamonitor kung talagang nagawa nga namin makipag-educate ng 30 million Filipinos family na by 2030. Okay. Paano namin yung gagawin? Sa pamamagitan po ng book na ito. Kung sa school po mayroong libro yung teacher, di ba, na ginagamit para makapagturo, dito po sa IMG mayroon din po kaming libro na ginagamit. Ito po yun, ang title po ng libro ay ang The Secret to Saving Building Your Future. Become Your Own Financial Educator. Ayon nga po sa likod ng libro, financial education is not for the wealthy, it's for everyone. Ngayon, kilalanin natin sino nga ba si IMG o International Marketing Group. Ayon po dito, we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines and growing worldwide. Bakit po siya worldwide? Kasi nga po, kahit saang sulok ng mundo, basta't may Pilipino, abot po yan ni IMG. Mayroon kami dito din sa Singapore, mayroon yan sa Middle East, Macau. Kalat na po si IMG sa buong mundo. And then, assist Filipino who want to help themselves achieve financial security through financial education. Kasi nga po, ang main product po talaga ni IMG ay yung ma-spread sa bawat Pilipino yung financial education. And then, we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. Dito natin malalaman kung sino-sino ba yung mga kumpanya, mga bigating kumpanya na nakipag-partner kay IMG. And then, sabihin nyo, saan ba yung main office ng IMG? Ang main office po ng IMG, andyan po sa 9th floor, King's Court sa 2129 Cito Roses Avenue, Makati City. And then, mayroon din sa 10th floor, the World Gilpuyat, sa Gilpuyat po. Kung kayo po andyan sa Manila o kaya malapit dyan sa lugar na ito, pwede nyo pong bisitahin. Okay. And then, sabi nyo, totoo ba yan si IMG? Legit po ba yan si IMG? Ito po ang sagot. Sa IMG po, as incorporated last 2002 and registered under SEC, Security and Exchange Commission as insurance broker with registered number 8200293947. Kung kayo po pumunta sa www.csecexpress.ph, ito po yung makikita nyo na order form na nakaregister po sa IMG. And then, it also regulated by Insurance Commission with license number IV-09-2009-R. Punta kayo sa www.insurance.gov.ph. Ito din nalalabas. So, bibigyan ko po kayo ng ilang segundo. Pwede nyo siyang screenshot. Kumbaga, i-search nyo po siya para malaman nyo na totoo yung mga sinasabi ko. Kumbaga, kayo mismo mag-research sa Google. Okay po? And then,
Si IMG po is a membership benefit platform, a one-stop shop. Kasi nga po, kapag member ka ni IMG, ito po yung mga kumpanya mo na pwede mong ma-access. Sila po yung mga kumpanya na nagtiwala kay IMG, na nakipag-partner kay IMG. Sabi nga nila, si IMG parang complete package. Na kasi nga, kung gusto mo mag-avail ng healthcare, mayroon yan. Life insurance, investment, real estate, general insurance, allied insurance. Ito po yung mga kumpanya na nakikita nyo ngayon sa screen. I'm sure may kilala kayo sa, I'm sure isa o dalawa lima mga kilala niyo yung mga kumpanya na to. Kaya sila po yung nagtiwala at nakipag-partner kay IMG. At ngayon, ano ba ang mission ni IMG? Ang mission po ni IMG ay matulungan yung bawat Pilipino na makamtan yung tinatawag na financial freedom. Kumbaga yung walang maiiwan, alam mo yung pagdating ng retirement, yung parang kumbaga mapaghandaan. Kaya yun po, help family achieve financial freedom. Yun po yung mission ng IMG. And then, long-term effects of financial ignorance. Sa Pilipinas po, mayroong ginawa yung Philippine Statistics na yung mga nagre-retire daw ay ganito. Nag-survey po sila at yung mga kadalasan nagre-retire ay ito po. 30% forced to work. Ayun. Ang tanda-tanda na marami kumakayod pa rin. Yung alam mo yun na, kasi nga may mga pangailangan, lalo na't matanda ka, may mga maintenance ka yan, ang gamot, pagkain mo. Ayun, kumakayod ka pa rin. 30% forced to work. And then, 40% depend on children. Ayun, nag-depend sa mga anak. Hingi ka ng panggamot mo, pagkain mo, kasi nga wala kang sapat na ipon. And then, 20% depend on government. Ito, umaasa ka sa gobyerno. Like, example, punta ka sa mayor o kapitan, hingi ka ng kulong sa yung pangangailangan mo, yung pantustos mo. And then, 8% relying on pension. Ayun, alam naman natin yung mga pension na nakukuha natin like sa ISIS, hindi naman po sapat yun. Hindi po ganun kalaki yun. And 2% financially independent. So ngayon, tatanungin ko kayo, kapag kayo ay magre-retire, alin ba ang gusto nyo? Dito, gusto nyo ba dito magtatrabaho ka pa rin, nadipin ka sa anak mo, nakadipindi ka sa gobyerno, yun, nakarely ka sa pension, yan ba yung mga gusto nyo? So ngayon, kung gusto mo maging financially independent, ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Ito po yung goal natin na pag-aaralan na mabilong tayo dito sa financially independent. Okay, so what you will learn? So ngayong oras na ito, ito po yung pag-aaralan natin. The financial concept we need to learn before we invest. Financial solution we need to learn and understand. How IMG can help achieve your goals. Okay, why invest? Bakit ba kailangan nating mag-invest? Masabihin mo naman, nag-iipo naman ako. Bakit ba kailangan mag-invest? May dalawang rason po akong rason kung bakit kailangan nating mag-invest. Una, to beat inflation. Ano ba yung to beat inflation? May example po akong ibibigay. Halimbawa si Jollibee. Noong 2010, ang presyo po ni Jollibee is 85. Ngayong 2020 ay 25. Ibig sabihin, tumataas po yung value ng mga bilihin. So ibig sabihin, yung value ng bilihin tumataas, pero yung value ng pera natin hindi tumataas. Yun po yung tinatawag na inflation. To beat inflation. At sa pa, pangalawa, to achieve specific goal. Ano ba yung mga goal mo sa buhay? Bawat isa sa atin mayroon tayong goal, tama? Ito ba yung mga goal mo? Magkakaroon ka ng sariling bahay, magandang bahay. Karoon ka ng, gusto mo ba magkaroon ng sariling sasakyan? Makapag-travel ka. Gusto mo ba makagraduate? Lahat tayo gusto natin yung mga anak natin makapagtapos ng pag-aaral. Maka-travel the world. And then, masaganang pamilya. Yan yung kadalasan ang goal natin, tama? So lahat tayo may goal sa buhay. Kaya nga lang, yung mga goal natin, mayroon po yung presyo. Kasi nga, sabi nga, libreng mangarap, pero yung abutin yung pangarap natin, hindi po yan libre. Diba? So ngayon, tatanungin po kayo, bakit hindi ka nakakaipon? Ikaw, ilang years ka na ngayon nagtatrabaho, bakit hindi ka nakakaipon? Natanong mo na ba yan sa sarili mo? Kasi nga, ito yung formula mo. Income, then gastos. Alam naman natin kapag sa gastos, mas malaki talaga yung nagagastos natin kaysa sa na-income natin, di ba? Kasi ito yung formula mo. Income ka, saka mo nagastos, gala doon, kung anong gastos na pinagagawa mo. Then saka ka nag-iipon, which is ito po ay mali. So dito sa IMG, tuturuan tayo yung tamang pag-iipon at mayroon tayong formula na dapat susundan. Ano ba ito? Ito ang PGAD and yourself first. Ano ba itong PGAD and yourself first? Ito po.
Kapag dumating na yung sahod mo, ibawas mo yung love offering tithes. Ano ba ito? Ito yung pasasalamat natin sa church, like donation natin. And then, ibawas mo yung 20%. Ano ba ito? Ito yung, kasi ikaw ang magtatrabaho, ikaw ang kumakayod. Regaluhan mo yung sarili mo, bawasan mo ng 20% lang sa sahod mo. And then, saka mo ibawas yung bayad mo sa bill, mga panggastos mo, mga pang-shopping mo. Ito ang tinatawag na abundance formula ni Brother Bo Sanchez. Alam nyo, kapag ito ang susundin nyo, disiplinahin yung sarili nyo, yung mga goal nyo, I'm sure pagdating ng araw, makakamit po yan. At ngayon, tanungin ko kayo, nalaman nyo yung 20% nagsisave ka, di ba? Yung 20% mo, nag-grow ba yan? Tumutubo ba yung 20% mo? So ngayon, pag-aralan natin paano tutubo yan, ang malalaki yung ipon mo. Sa pamamagitan ng how, sa pamamagitan ng power of compound interest. Ano ba yung, simplified by Albert Einstein, ano ba itong power of compound interest? Ito yung tinatawag na the rule of 72. Dito natin malalaman kung ilang taon dudubli yung pera natin sa isang investment vehicle, kung saan mo tinago yung 20% na inipon mo. Sabi ko nga, iba yung 20% regalo mo sa sarili mo. So at ito ang formula niya. 72, that is constant, divided by annual interest rate, ito yung binibigay doon sa isang investment vehicle. Ang sagot dyan ay number of years to double your money. Ito po ay formula ni Albert Einstein. Hindi, kahit i-research nyo pa po, ito po ang formula niya, the rule of 72. Ibigyan ko kayo ng example. 72 divided by annual interest rate, number of years. Tayong mga Pilipino, kadalasan tayo nag-iipon saan? Bigyan ko kayo ng example. Kadalasan saan? Sa piggy bank, di ba? Tama? So ngayon, gamitin natin si the rule of 72. 72, kasi kahit mabulok ang pera mo dyan, ilang years mo dyan itago, wala pong tubo yan ang pera mo. Hindi po tutubo ang pera mo dyan. So nangyari, wala. Zero to double your money. At isa pa, sa bangko. Kadalasan sa atin, sa bangko. Sa bangko, nagbibigay siya ng 1%. Yun po yung kadalasan bigay ni bangko. Gamitin natin sa the rule of 72. So 72 divided by 1 equals 72 years to double your money. So yan po ang pera mo kung dyan mo po ilalagay. So ngayon naghanap ka at bibigyan ko pa kayo ng isang buhay. Alam nyo ba, si the rule of 72 is sekreto ng mga mayaman. Pero ngayon hindi na siya mayaman kasi pag-aralan natin kung paano mag-work yung pera mo. Bibigyan ko kayo ng example. Naghanap ka ng investment na hindi lang sa piggy bank o kaya doon sa 1%. Naghanap ka ng pwede mong pag-imbisan. May nagkakita ka ng 4%. Si 4% ay ito, si Rural Bank po ito. Siya po ang nagbibigay ng 4%. Example, gamitin natin si the rule of 72. 72 divided by 4 equals 18. Meaning, money double every 18 years. So example, age of 29, mayroon kang 100,000. Pagdating mo ng 65, dahil ang pera mo ay nagdudouble ng 18 years, ang pagdating mo ng 65, ang pera mo dyan ay 400,000. So ngayon, tanong ko sa iyo, sapat na ba ang 400,000 pagdating mo ng 65? I'm sure napaisip ka, ay, kunti lang yan. Gusto kong I'm sure mayroong pang nagbibigay ng mas malaki. So nag-research ka. May nagbibigay ng 8%. Sa 8%, saan ba ito? 8% po ay sa ating mga government bond like Impito, Pag-ibig. Sila po yung nagbibigay ng 6 to 8%. Pero i-average lang natin sa 8%. So same, gamitin natin si the rule of 72. 72, that is constant, divided by 8 equals 9. So meaning, money doubles every 9 years. So example, same age, may pera ka 100,000. Money doubles, ilan? 9 years, di ba? So pagdating mo ng 65, meron kang 1.6. O di ba, mas malaki. Mabuhay ka na dyan, hindi. Kung sa tingin mo parang okay lang, ganun. Pero nag-research ka, I'm sure mayroon pang mas matias nagbigay ng 8%, di ba? So nakakita ka may nagbigay ng 12%. Sino si 12%? Si 12% po ay ito po yung ating stock market o mutual fund. So gamitin natin si rule of 72. Money doubles every 6 years. Ibig sabihin bumaba siya, di ba? So same age, same amount. Pagdating mo ng 65, magkano pera mo? 6.4 million. Wow, ang laki, di ba? So ang laki ng difference. Di ba? Lahat na to pwede ka namang mag-invest kasi safe naman po ito. Pero syempre, doon ka sa mas malaki, di ba? So ngayon, pag-aralan natin si 12%, which is si stock market or mutual fund. Itong nakikita niyo ngayon sa screen ko, sila po yung ma-access mo. Sila yung mga kumpanya.
na pwede mong i-access sa mutual fund. I'm sure may isa dito ginagamit nyo. Like BDO, Ayala yan, Mara Alert yan dito. Yung kikita nyo ng SFLDT, yan, ginagamit nyo yan. Sila po yung mga kumpanya na pwede mong pag-imbesan. Dahil sa Pilipinas, mayroon pong dalawang way ang pag-invest. Una, direct or indirect. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo, ano ang kaibahan ng direct or indirect? Si direct stock market, para itong sasakyan na ikaw yung driver, ikaw yung bahala kung saan ka pupunta, ikaw yung nakakalam kung saan ruta ka pupunta. Sa direct stock market, ganito din. Ikaw ang nakakalam kung saan ka mag-i-invest. Ikaw yung bahala kung saan mo ilagay yung pera mo. Gusto mo bang ilagay dito sa Jollibee? Gusto mo ilagay dito sa SM, sa Ayala, Meralco, Metrobank, Philippine Airlines? Basta hawak po siya ng Philippine Stock Exchange. Ikaw yung bahala. Ikaw yung bahalang magmamanage ng pera mo. So kailangan properly educated ka dito. Kasi nga, kung hindi ka properly educated, baka magdala ka lang sa takot, ibinta mo lahat ng mga stock pag-crash ng market. So ngayon, sabi mo, ay, hindi pa ako properly educated, hindi ko pa naaaral yan. Pero gusto mo nang mag-invest. Mayroon pong tinatawag na, ang platform po pala nagagamitin dito sa direct stock market ay si MyTrade by Abascos Security. So ngayon, sabi ko nga, hindi ka properly educated, gusto mo nang mag-invest. Mayroong tinatawag na indirect stock market. Ito po si mutual fund. Si mutual fund, ano ba si mutual fund? Si mutual fund is an investment company that collects or tolls investor contribution for the purpose of investing. It is different vehicle just as stocks, bonds, money, market instrument, or combination of the three. Ngayon, sabi ko, paano ba mag-work si mutual fund? Ito. How does mutual fund work? Ganito yun. Ilan tayo ngayon? Ganito kasi, kapag nag-indul ka kasi ngayon sa IMG, yung 1,000 pesos mo doon ay may direct initial ka na agad na 1,000 sa iyong mutual fund. So, example, ilan tayo ngayon dito? 16 tayo, di ba? So, mayroon tayong tigwa 1,000. So, 16,000 lahat yan. Pag samasamahin po yan, 16,000 na yan, dadalhin sa isang mutual company, mayroon pong isang fund manager dyan, siya po ang bahalang mag-distribute sa nakikita ngayon sa screen ko kung saang company niya i-invest. Siya po ang nakakaalam kung ano yung mga potential company na kikita yung pera natin. So mayroong fund manager na magmamanage, hindi nasasakit yung ulo mo, siya na po ang bahala dyan. Kaya ang tawag sa atin ay mga investor tayo, di ba? So ngayon, ano ba ang mga benefit ng mutual fund? Ano pa ba yung ma-investin kapag nag-invest ka sa mutual fund? Ano pa ba yung mga benefit mo? Una, hindi ikaw ang fund manager. Mayroon ditong fund manager, mga professional na po sila, mga expert na sila, ilang taon na po nila itong ginagawa. Pangalawa, potential higher returns. Ibig sabihin, kasi nga mga expert na po sila, sila na po ang alam na po nila yung laro ng market. So alam nila kung saan ilalagay yung pera. Low capital required, ibig sabihin for only 1,000 pesos, maka-start ka na agad sa mutual fund. O di ba? Instant diversification. Anong ibig sabihin? Ang 1,000 pesos mo daw po ay ikakalat po yan sa iba't ibang company. And then safety and transparency, ibig sabihin, ikaw mismo makikita mo yung portfolio kasi magkakaroon ka po ng portfolio dito eh. So, ibig sabihin, makikita mo doon kung nagigain ba o nagulos ba yung pera mo. So, kumbaga, sisilipin mo na lang kung nalulugi ba siya o hindi. So, transparent po siya. So, tax exempt. Ito po yung gusto na ng lahat, di ba? Kasi lahat ng bagay ngayon may tax. Pero sa mutual fund, wala pong tax. Kasi bakit? Nakasaad po yan sa batas. See? Mutual fund gains are exempted from taxes based on the Comprehensive Tax Reform Program, CTRP, Section 3-7R8. And then, ano pa bang benefit mo kapag nag-invest ka sa mutual fund? Zero load free forever. Ano ibig sabihin ng zero load free forever? Kapag kasi hindi ka member na IMG, nag-invest ka sa labas, mayroon po yung tinatawag na admin fee o entry fee. Pero dito sa IMG, kapag naging member ka, wala po yan. Diba, 1,000 nag-invest ka, nisingkong duling o ano, wala po yung bawas.
Kung 1,000 din yung ilalagay, ibig sabihin ang tawag yan ay zero load fee forever. Kaya kung ikaw naghanap ng forever, andito po si mutual fund. Forever mo yan. Okay? Okay. Ano ba yung, sino ba yung kapartner natin sa mutual fund? Ito po si Ramper Financial. Ito po si Ramper Financial ang kapartner natin dito sa mutual fund. Andito po si Soldevo Funds, Kilam Asset Management, First Metro Asset Management, Real Equity, Atrium Sunlight. Para po mas clear, para mas maliwanagan po kayo, ito si Soldevo Fund, ito po yung mutual fund natin na mayroong laman agad na 1,000 pesos pagka member mo pa lang, mayroong agad laman niya na 1,000 pesos. So, ngayon nagtanong ka, saan ba naka-invest yung pera ko dyan sa Soldevo Strategic Growth Fund na yan? Ito po, dito po naka-invest yung pera mo sa top 10 holding companies. Ito, SM Investment Corporation, Ayala Land Corporation, SM Prime Holding, Bank of the Philippines, International Container Terminal Services, BDO. Ayan, si Jollibee. Kapartner siya. Then, Metro Pacific Investment Corporation, Philippine Long Distance Event. O diba, yung 1,000 pesos mo, dito naka-invest sa mga company na ito. Okay? Sana may naitindihan po tayo, no? And then, alam nyo ba si SS ay nag-invest sa mutual fund? Kung ikaw contributor ni SS, okay yon, di ba? Bakit pa nag-invest, nagtiwala si SS sa mutual fund? Kasi nga gusto din ni SS mapalago yung pera. Yung mga kinikontribute natin, gusto din niyang palaguin yung pera natin. So ganun po katatag yung mutual fund, nagtiwala si SS dyan. And then, ito pa sabihin mo, pang mayaman lang naman yung, ano, yung mutual fund na yan. Ito, bibigyan ko ng sample. Siya po si Ma'am Gina. Yep, siya po ang katulong dati ni Brother Busan. Si Brother Busan, siya po yung isa sa mentor natin dito sa IMG. Kinabay po siya ni Brother Busan. Alam niyo si Ma'am Gina, nagsahod lang siya ng 7,000. Sinunod niya yung abundance formula. Ano ba yun? Yung 20%? Ibawas mo nga, di ba? Sabi ko, para sa sarili mo. So, nag-save siya ng 2,000 pesos. So, ibig sabihin, dinisiplina yung sarili niya. So, nag-invest siya sa paper asset stock. Wala po siyang pakialam kung mababa ba yung market, pumataas. Every month, naglalagay siya ng 2,000. Alam niyo pagdating ng 3 years, magkano pera niya? 518,840. O diba, disiplina lang talaga sa sarili ang kailangan. At sundin mo lang yung ano, yung abundance formula. I'm sure you, makakamit yun yung mga goal natin sa buhay. And then mayroon din book na sinulat nga si Brother Busanches, My Mid Invest in the Stock Market and Why You Should Too. O diba? Nakakahiya naman. I'm sure mas malaki pa yung nasa sahod natin dyan kaysa kay Ma'am Gina. So, pwede nyo po itong maabil sa bookstore. Pwede nyo po siyang basahin. Okay. Dahil nga si IMG ay membership benefit platform, gusto mong mag-invest. Ito. Kapartner natin si Ramper and then si MyTrade. Okay. At dahil ako ay member ng IMG, ito po ang tsura ng aking portal. Ayan, sabi ko nga kanina, si Soldevo Fund, andyan makikita mo agad sa portal mo. Mayroong pagka-member mo lang, mayroong laman agad yan ng 1,000 pesos. Tap-upan mo lang yan ng 500 anytime. Kumbaga, imbis ka ng 500 pesos, ulugan mo lang yan. Then, ito yung sinasabi ko na portfolio. Nasabi ko nga, dito mo makikita yung binili mo na share, kung magkano yung share mo, kung bumaba pa. Kaya, sabi ko nga, transparent po siya. And then, ito yun, dito sa IMG, hindi po dito yung madali ang yaman. Ano po dito, disiplina nga sa sarili, kailangan may goal ka. Ano ba yung gusto mong goal pagdating mo ng 30 years? Gusto mo ba ng 3.5 million? Ayun, mag-save ka lang ng 1,000 monthly. Kung gusto mo rin ng mataas, eh din, ayun, kailangan may goal ka. Ano ba yung magkano ba yung gusto mong pagdating ng retirement years mo? Kaya ito po yung ano, ito po yung example. Hindi naman po ito talagang accurate siya kasi nga sa market nga 'di ba may tataas bababa pero ito po yung example na ano mo para yung pag makalculate mo kung magkano yung ma-reach mo ng pagdating na yung retirement years kung gusto mo ng 7,000 hindi mas malaki 'di ba so ngayon okay I'm excited to start and invest in mutual fund and direct stock but wait a minute solid financial foundation may remind lang ako ah. Kung naalala nyo kanina yung libro na pinakita ko, yung Building Solid Foundation, yung ang pag-iimbest ay bahagi lamang siya ng tinatawag na solid financial foundation. Paano makakasiguro ba na yung pag-iipon o pag-iimbest ay tama?
So kailangan mayroon tayong proper na financial block. Dahil, like building a house, you must build from the ground. Ano ba yung mga financial block na yan para mabuild mo yung house mo? Siyempre, kapag nag-build ka tayo ng house, di ba? Unahin mo yung pundasyon. Alam nga naman, mag-build ka ng house, unahin mo yung bubong, tama? So dito sa IMG, dapat ang unahin mo ay healthcare. Bakit healthcare? Kasi nga, the greatest wealth is your health. Bakit? Kasi kapag tayo ay nag-apply ng trabaho, di ba chinecheck sa atin kung okay ba yung medical natin o hindi? So kaya mahalaga talaga ang healthcare. Siyempre, unahin mo yung haligi, like protection ng bahay mo. Paano pag kinuha ka ni Lloyd ng maaga? Protektahan mo yung pamilya mo. Mayroon kang annual income times 10. And then, debt management. Patayin mo yung anay ng bahay mo. Kasi yung anay na yan, yun yung sisira sa bahay mo, tama? So, alisin mo yan. Debt management, alisin mo yung utang na yan. Dapat wala kang utang, dahil nakakasakit yan, nakasakit sa ulo. Kaya alisin mo yung utang mo. Kailangan eliminate bad debts ka yan. Alisin mo siya sa buhay mo, yung utang kung maaari, di ba? Then, emergency fund. Lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, ang daming nagkakasakit, ang daming mga binaha, ang daming mga nasulog. Problema, wala kang emergency fund. So, kailangan mayroon ka diyang 3 to 6 months of total expense. Kailangan ito sa emergency fund, ito yung ilalagay mo sa banko. Kasi nga, anytime, anywhere, pwede kang maka-withdraw. Kailangan mayroon kang nasisib dyan na 3 to 6 months of sa ano mo, ipon mo. And then, dito na papasok ang ating investment. Ano ba yung mga goal mo sa investment? Dito na papasok si ating retirement fund, college fund, dream house, car and vacation. Kaya, ito yung tinatawag na solid financial foundation. Ito yung order of priority. Kaya nga lang, bago mo ito mabuild sa healthcare, life protection, debt management, kailangan mo ng increased cash flow. So, kailangan mo ng pera. Diba? So ngayon, tanong ko sa inyo, anong foundation ka ngayon? Weak ba o solid foundation? Ganito ba? Mayroon kang healthcare sa company mo. Wala kang life protection. Ang dami mong utang. Ang liit ng emergency mo. Inuna mo sa investment mo. Ang dami mong mga investment. May lupaan, may mga sasakyan, may mga kondo. Kaso nga lang, pagdating ng bagyo, anong nangyari no sa buhay mo? Bumagsak ang bahay mo. Bakit? Pinangbinta mo lahat ang mga ari-arian mo kasi nga nasira yung bahay mo kasi ang healthcare mo diyan ang liit sa kumpanya mo lang at wala kang emergency fund. Kaya ang nangyari diyan, ano nangyari? May worries ka. So dito sa IMG tutulungan tayong mabuild ang ating solid financial foundation. We move people. Dapat ganito, mayroon kang healthcare, life insurance, dapat alisin mo si, ang utang mo, and then emergency fund, then saka ang investment. Kasi ito yung tinatawag na solid financial foundation. Kasi kapag ito po ang binibuild mo, ano ang mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng peace of mind. Okay, sabihin mo, hindi ko kailangan ng healthcare kasi nga mayroon naman akong PhilHealth. Ang tanong ko sa'yo, alam mo ba, nabalitaan mo ba anong nangyari sa PhilHealth ngayon? I'm sure napanood mo yan sa mga magasin o sa mga sa TV. Kung dyan ka aasa, paano na? Diba? And then, sabi mo rin, hindi ko kailangan ng healthcare kasi may healthcare na ako sa company. Oo, okay yan, mayroon kang healthcare. Ang tanong, sa panahon ngayon, ang daming nawala ng trabaho. Sa tingin mo ba kapag wala, pag naalis ka dyan sa trabaho, covered pa rin yung PhilHealth mo? Hindi ka covered yan. At isa pa, yung healthcare mo dyan sa company mo, short term lang yan. Kaya wag mong iasa sa mga ganito lang yung healthcare mo. And then, ito at ito. Kaya sabi, wag mong iasa dito sa yung healthcare mo sa company mo lang. Kailangan mayroon ka rin mga backup. And then, ito ang tandaan natin, si S-curve concept. Ano ba si S-curve concept? Si S-curve concept ay may dalawang line po yan. Pataas, which is the money line. And then, ang pababa po ay ang responsibility. Kaya siya X-curve concept. So, ibig sabihin po nito, si money line daw po, nung bata ka, maliit ang savings mo. Tama? Pero ang laki ng responsibility mo. Pero, may mga permanent needs ka. Kumakain ka,
tirahan mo, clothing, education, health, syempre may utang ka din kasi maliit niya yung savings mo, di ba? Nagsikap ka para kumita ng pera, di ba? So ngayon, pababain natin yung responsibility line na yan. Kapag tayo ay tumanda, maliit na dapat yung responsibility mo. Pero dapat malaki ang savings mo. Yun nga lang, may mga permanent needs ka pa rin. Kumakain ka, tirahan mo, clothing, education. I'm sure mayroon ka ng mga maintenance ng gamot niyan. Pero dapat, ano ka na dyan? Wala ka ng utang. Kaya kailangan dapat, pataasin mo yan. Mayroon kang passive income, money work for you. Pwede mong sabihin, yan na, pagod na ako magtrabaho. Pwede ba ikaw naman pera magtrabaho para sa akin? Yun ang tinatawag na passive income. Kaya nga lang, sa buhay natin, mayroon tayong tatlong if. Ano ba yung if? Aday tuson. Totoo yun, hindi natin alam yung buhay natin kung bigla tayong namatay. Diba? Kailangan, protektahan mo yung pamilya mo. Life insurance, income replacement. Kasi paano naman sila yung mga naiwan mo kung hindi mo sila protektahan, lalo't may anak ka. Protektahan mo, mayroon kang life insurance at income replacement. And then, live tulong. Paano yung na-bless ka, binuhay ka ni Lord ng matagal? Protektahan mo yung sarili mo. Mag-invest ka, living on interest. And then, you get sick. Paano pag nagkasit ka? Siyempre, protektahan mo, mayroon ka dapat healthcare and medical expenses. Kaya ito po ang tinatawag na S-curve concept. Tandaan po natin ito, ha? And then, how to protect your greatest asset? Kung ikaw nagdadala ng pagkain ng pamilya mo, ikaw nagpo-provide sa pangangailangan ng pamilya mo, ikaw yung greatest asset nila. So dito sa IMG, dahil benefit platform nga tayo, benefit number 17, which is CASER, Healthcare Products and Services. CASER po ay mayroong long-term care, short-term care, and senior care. Pero ngayon, pag-usapan natin si long-term care. Bakit nga ba si CASER long-term care ang saving approach dito sa IMG? Bakit nga po? Why? Kung gusto mo kasing i-build ang iyong solid financial foundation, ang saving mo dyan sa CASER long-term care ay mayroong healthcare, life protection, and investment. O diba? Kung naalala nyo sa its curve concept, ano doon? Sabi doon, what if I die too soon, I live too long, and I get sick. You get sick. Itong tatlo na ito po ay kaya siyang i-address ni CASER long-term care. O, di ba? Sana may naintindihan na, no? And next, bakit ba mahalaga ang healthcare? Ito, basahin mo. Healthcare is an often the most neglected saving, sadly. It is also the usual reason of bacteria. Tama. Hindi natin alam yung magkasakit. Kung alam lang natin, magkakasakit na ako. Siyempre, paghandaan natin yan, di ba? Ang nangyayari, hindi natin alam. So, pag may nagkakasakit sa pamilya natin, anong nangyari? Taranta ang buong pamilya. Yun. Dahil hindi ka nakaprepare, wala kang health care. Di ba? So, nangyari, naging bankrupt yung pamilya mo dyan nangyayari. Kaya hindi mo pinaghandaan. Okay? At ngayon, bakit si CASER? International Healthcare Group. Mayroon namang ganito sa Pinas, si Medicard, Value Card, MaxiCard, IntelliCare, Medicare. Oo, okay naman po ito sila. Pero sila po ay mga short-term lang, short-term care. Si CASER po kasi, ang kauna-unahang company na nag-offer ng long-term healthcare in the Philippines. So, ibig sabihin, mayroon na daw po kasi gumagaya ngayon, pero si CASER po yung kauna-unahan talagang nag-offer sa Pilipinas na long-term. Siyempre, alin kang pipiliin mo? Si short-term care o si long-term? Siyempre, doon ka sa long-term, di ba? Bakit si CASER? Si CASER po ay health provider po siya ng ating Supreme Court Republic of the Philippines. Yung mga empleyado, yan po yung kanilang health provider. And then House of Representatives Philippines at ang DAR, Department of Agrarian Reform. So ito pa lang, kung sabihin nyo hindi totoo si CASER, I'm sure pinasara na nila si CASER nito, pero nagtiwala sila. Yun po katatag si CASER. Diba? So ngayon, to complete the financial plan, what if I die too soon? Ayun, solution, life insurance, instant money. What if I live too long? Ang solution, investment, ang long-term care, money working for you.
And then mayroon tayong three financial needs to complete your financial picture. Ito yun sa investment, income protection, life insurance, and life insurance at healthcare. Ito po si, sagot po yan ni Kaiser Ultimate Health Builder. Anyway, mayroon kaming separate webinar about Kaiser. Sa mga guests po nandito, at tanong nyo po sa nag-invite sa inyo kung kailan ba yung webinar ng Kaiser. Ito lang po, bigyan ko lang po kayo ng idea o highlight about Kaiser. Okay po? Si Kaiser Health Builder, how Kaiser Saving Plan, how it works. Ganito po, si Kaiser po is 7 years to save, 13 years extended period, and then 20 year of maturity. Ibig sabihin, 20 year plan po si Kaiser. Pero yun nga lang po, 7 years ka lang pong mag-save. So ito po yung mga benefit mo kapag ikaw ay nag-avail ng Kaiser na 1 to 7 years, ito yung mga benefit mo. Okay? Annual physical examination. Number 2, dental health benefits. Room and board up to 600 up yan. Then annual benefit of 50,000 a year yan and up. Then basic medical health benefits, waiver of installment. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, nag-avail ka ng Kaiser, tapos nagbayad ka ng isang buwan pa lang, o nagbabayad ka ng isang buwan at dalawang buwan, bigla kang kinuha ni Lloyd na matay ka. Waiver po, ibig sabihin, walang babayaran yung pamilya mo. Maghihintay na lang sila na magmamature. So, wala na pong problemahin ang pamilya mo dyan kung kinuha ka ni Lloyd. And then, waiver of installment and premium due to brutal and permanent disability. Term life insurance coverage, accidental death and dismemberment, family assistant yun. Si Kaiser mayroon din siyang mga family assistant services. And then, kung gusto niyo pong magpa-quote, ito po yung magiging forma, lagay yung info nyo, tas compute quote. Makikita nyo po dyan yung mga ano nyo, benefit nyo, yung anong plan ang kinuha nyo. Then, makikita nyo dyan yung mga benefit sa Kaiser. Dahil nga kung may IMG, makikita nyo din sa portal nyo kapag nag-avail kayo ng Kaiser. Ayan po, ayan si Kaiser. Tapos ito po yung itsura ng portal nyo kapag mayroon kayong Kaiser. Makikita yung policy nyo, kung kailan yung bayaran nyo. Ganito po yung itsura niya. And then, sino bang pwedeng mag-avail ng Kaiser? Ito po, 10 to 60 years old. Kung anong plan ang gusto nyo, tapos kung magkano yung monthly niya, pwede nyo po siyang screenshot ngayon para may idea po kayo kung pag-aabil ng Kaiser. And then, hindi ko kailangan ang healthcare kung dahil may superhero ka. Kung ganito kang lilalang, talagang hindi mo kailangan ng healthcare, tama? And then, may-ari ka ng hospital. And then, anak ka ng mayaman. Kung wala ka sa mga nabanggit na ito, nako, mag-ready ka na. And then, take charge of your own financial future. Huwag mong iasa dito sa social security system, pag-ibig fund, GSIS, o PhilHealth. Dahil alam naman natin, limited lang po ang kayang ibigay nila sa atin, di ba? And then, the question is, ano ang makukuha ko sa IMG? Paano makatulong ang IMG sa aking kasalukuyang financial situation? Anong benefits kapag naging member ako ng IMG? Okay. Being a member of IMG is like a member of PSM Advantage Card, Petrum Driver. Itong nakikita nyo ngayon sa screen, I'm sure isa sa atin mayroon ito. Sino ba naman ang ayaw ng mga discount, diba? Lahat tayo gusto ng mga discount. Kasi nga po, in IMG platform, you will have access, points, rewards, rebates, free gifts, and discount. And ito po yung magiging itsura ng card. And then, as a member, we become our own financial broker. Bakit? Kapag ikaw member kasi po ni IMG, ikaw ang broker ng sarili mong investment. Kasi pag hindi ka kasi member, di ba, pag gusto mong bilhin ng sasakyan, mga kondo, dadaan ka sa mga ahente, tama? So kapag ikaw member na IMG, ikaw mismo broker ng sarili mong investment. Kumbaga magda-direct ka na agad doon sa gusto mong pag-iimbisa na kumpanya kasi ikaw na mismo yung broker. And then sa IMG po, nakategorize po siya into 4 E's. Una, education. In IMG provides financial education on all financial aspects. Ito yun, free. Free po yan. Ikaw na lang ang hinihintay. Oras mo na lang ang pwedeng ilaan mo lang pag-aaralan mo. Free po bibigay. Gaya ngayon, nandito akong nag-discuss, free po siya. Kaya ikaw lang ang bahala kung ready kang, ready mo siyang pag-aralan. Then, free training and support to manage, invest, and protect your money. And then, sila po yung ating mga mentors. Si Brother Bo Sanchez, Rex Mendoza na ang IMG Big 3. And then, execution. Pag na-educate ka, natutunan mo, pwede kang mag-execute.
ING gives access on all financial needs. Ito, lahat pwede mo yang ma-access. Save money on products and services you need in building solid financial foundation. Environment, kapag ikaw member na IMG, dito ka po sa savers and investors. Kumbaga mga kuripot, hindi naman. Pero ano, talagang magmabago kapag mabibilong ka dito kahit mabilong ka sa savers and investor. And then entrepreneurship, alam nyo ba? Kung gusto mo mag-increase cash flow ka, gusto mo ba magkaroon ng business in the financial industry? Which is, ayan po ang benefit number 32 natin. Sa IMG, kung gusto mong mag-increase cash flow, ito po ang opportunity mo to achieve your financial goals faster. Gusto mo mag-karili mong business, become a financial educator, own your time, online system, help families, achieve the income you want, become debt-free. Okay? And then, top 48 amazing. Kapag ikaw member na IMG, magkakaroon ka po ng top 48 amazing membership benefits. Pero hindi ko na po siya isa-isahin kasi madami po. O kung gusto niyo po malaman, pwede niyo po i-message. O kaya yung mga nag-invite po sa inyo, pwede po nila yung isa-isa sa inyo yung top 48 benefits. Una, ito lang po ipapakikita ko sa inyo yung mga major benefit kapag naging member kayo. Una, 1,000 investment in mutual fund with zero entry fee. Ito yung sinabi ko kanina. Pag member mo pa lang, mayroon ka na agad na 1,000 investment sa mutual fund. Pangalawa, 100 personal accident insurance. Saan ka nakakita ng kumpanya na pagka member mo pa lang, mayroon ka agad na 100 personal accident insurance? Dito lang yan sa IMG. 2 free eyeglass frame. Magkakaroon ka ng 2 frame every year yan. Unlimited medical consultation at Kaiser Medical Center. Then, magkakaroon ka rin ng discount on medical laboratory test. Discount on car purchase. Ito yung kadalasan ng gusto din ng lahat. Ang kadalasan ng iba, nagpa-member lang dahil gusto nilang maka-avail ng car. Kasi mayroon ka kasi ditong malaking discount. Then, discount on auto and property insurance. Discount on real properties. Yun, gusto mo mag-avail ng mga kundo, mga ganyan, mayroon din pong mga discount yan. And then, lifetime access to financial seminar and workshop. Lifetime updating and coaching on investment financial check-up. Ito po yung extraordinary membership platform. And then, ito po ay 43 to 48 para po, exclusive po ito sa mga OFW. Kung sa Pinas ka, maging benefit mo lang ay 1 to 39. And then, kapag ikaw ay OFW, ang maging benefit mo ay 1 to 48. So, ito yung number for OFW. So, number 43, ito yung ano mo, worldwide protection. Mayroon kang accidental death benefit, may bibigay dyan ng mayroon kang makuha ng 500,000. Burial benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement benefit, 100,000. Act of terrorism, 600,000. Ang provoked murder and assault, 100,000. Then, accidental disablement benefit. Ito po ay sa mga OFW benefit. And then, ikaw OFW, natanggal yung party ng katawan mo, nabalian ka, o ano yung nawala sa'yo dyan, yan po ang ma-avail mo rin na mga benefit. Then, additional feature, repatriation services. And then, dahil ako ay member ni IMG, ito po ang aking portal. Yun, mayroon akong soldiran, mayroon agad yan ng member ako, mayroon agad laman ng 1,000, nagka-top up lang ako dyan ng 500 o 1,000, depende sa'yo kung magkanong i-top up mo. And then, basta 500, ano po siya, 500 minimum. And then, fidelity. Sa fidelity po, magdagdag ka lang po ng 500 pesos dyan, mayroon ka na agad na 50,000. 500 lang po ang ano mo dyan, one time lifetime, 500 lang po idagdag mo para makabil ka ng fidelity, magkaroon ka ng 50,000. And then, sa Everest. Sa Everest po, pwede mo itong 24 hours po ito, pwede mo itong may kapamilya ka, namatay, kamag-anak, pwede mo po siyang ipahiram. And then, tawagan lang si Everest na ganito. And then, i-assist po kayo ni Everest. Then, si Manila Bangker. Ito yung mayroon agad laman na yung 100,000 na Manila Bangker. Sorry, hindi ko po siya na-update. Pero, gala nga, OFW po ako. Ano po ito? 700,000. Eh, hindi ko, sorry, hindi ko po siya na-update. And then, IMG Vision Care. Then, EPS. Ito po yung protektahan mo yung asset mo. Mayroon din yan. Then, New Rakas. Ito yung gusto naming lahat. Diba? Kasi ginawa namin yung business ni IMG, dito po pumasok ang aming mga commission. Diba? Ang saya. And then, Kaiser Medical Center, yun. And then, si Dubinitol, yun. Sa online marketing, gusto mong mag-aral about rin, mayroon po si Dubinitol. Libre po yan. And then, ito yung sinasabi ko, si IMG Auto Program. Andyan po yan sa portal natin. I-click mo lang kung gusto mong mag-abil ng sasakyan. Tapos, yung company ng sasakyan, sila na pong bahalang mag
makipag-usap doon. Kumbaga, ipa-quote mo lang kung magkano yung madi-discount mo. And then, mayroon akong Kaiser. Yan po ang aking portal. How to get started in IMG? Join. One-time membership of 5,500 pesos kung sa Pilipinas ka po. Pero kung OFW ka, iba po yung price kung saang bansa ka man. And then, 1-5 membership renewal every December. Bakit? Sabi mo, bakit mayroon pang mga renewal naman? Naalala nyo, si IMG ay membership benefit, di ba? May mga ano tayo, para tuloy-tuloy yung ating mga benefit doon na ma-appeal natin at ma-open din natin yung portal natin. Mayroon siyang renewal na 1-5 para tuloy-tuloy yung mga ma-appeal natin doon na mga benefit. Yun lang po, 1-5, hindi December po yan. And then on, siyempre, mag-avail ka rin ng Kaiser, di ba? Para mabuild mo ng tama yung iyong solid financial foundation. And then, share. Be a campaigner and share how IMG help you. Share mo lang sa kakilala mo, ano ba si IMG? Gaano ba kahalaga na ba may tulong sa'yo ni IMG? Kumbaga, ano lang, laway lang yung puhunan mo, i-share mo lang. Siyempre, kapag nag-share ka, anong mangyayari? Mag-i-earn ka, di ba? So, build a business that you can pass to your family. With IMG, it helped me build my financial house. Yun, mayroon akong healthcare, this is si Kaiser, mayroon akong life protection, mayroon fidelity, various, no? And then, to see debt management, depende naman to sa'yo eh, kasi ikaw magdadala nito kung gusto mong mangutang pa rin o ano, di ba? Kaiwasan mo kung maaari. And then, emergency fund, mayroon akong Kaiser. O ngayon, pag nag-matured yung Kaiser ko, di ba, pwede ko siyang magamit ng emergency fund. And then, investment, ayun, mayroon ako. So, Dave Fund, ayun, kapartner si MyTrade, and then si Kaiser. Ito po ang increase cash flow. Siyempre, para ma-increase cash flow, ginawa ko yung IMG business. IMG is a complete financial solution. Take action, secure your future now. You will have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. Tama po yun. Ano mang excuse mo ngayon, sabihin mo ayaw ko pang mag-ipon, ayaw ko pang mag-invest. Pero hindi mo alam, tatanda ka rin balang araw. And then, no matter what issues is, your child will grow up, enter college, and you will need money for his or her education. Hindi naman pwede mong sabihin sa anak mo, anak, huwag ka munang lumaki, anak, huwag ka munang pumasok sa school. Hindi naman po yung pwede, di ba? And then, no matter what issues is, you will eventually retire and stop making active income. You have to be prepared for this kind of situation. Ngayon, kapag may natutunan, aksyonan mo na yan. Kapag may katanungan, itanong na yan para mabigyan ng kasagutan. Nandito kami para ikaw ay tulungan. Start now. Muli, ako si Janeline Pilot Aguilar, yung coach financial educator. Maiiwan lang po ako, if we never save money to invest, we will always be poor, no matter how much we earn. At ito po ang aking contact number. Maraming salamat po. Thank you for listening. And now, Q&A na po tayo. Thank you.